Awa ng Diyos, iligtas tayo ng Eurogrip sa pagkaka-aksidente. Muntik na yun talaga, muntik na. Ikaw ay napupuwi, minsan napubulagan. Yo, what's up? So, mga kaloks, nandito tayo ngayon sa Inares na. So, sisimula na kami na around 8 p.m. So, inurang nila yung take-off, dapat talaga 9 p.m. Pero ito yung ginawa na nilang 8 p.m. So, 8 p.m. tomorrow, dapat nandito na rin kami. So, maraming ulit salamat sa AV Moto, sa Eurogrip Philippines. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. So, kakain muna kami ngayon na kahit konti, light food lang. Bawal mabusog masyado, kung hindi baka alam mo na. Tama tayo. So, ayun. Masarap nung first experience ko na to, since first time ko maulan pa. Lahat ng kailangan kong endure nandito. Maraming salamat kay Lyleson TV sa pag-invite niya sa akin. So, kain muna kami. So, guys, ito na. Preparing na kami dahil saktong 8 o'clock. Magte-take off na. So, Lord, patubayan niyo po kami sa biyaheng pong ito. Iwas niyo po kami po sa disgrasya. Alright, eto na. What's up? Umahandar ka rin naman din, di ba? Umahandar ka na rin. Nandito na ako. Nasa labas na ako. Jollibee. May Jollibee dito. Approaching ako, Jollibee. Bro, globe ka? Oh, globe ako. Globe daw, globe, promise. Mamalaki yung feel ko nito, putang ina. No, putang ina, hindi, no? Globe ako. Okay guys, lagpas na kami sa first checkpoint, Mauban. So, proceed na kami sa Atimonan. So, ayun nga, medyo na-delay yung update dahil nalubat ang aking GoPro. Tangina, nakakaurat. Tapos nadali pa ako ng asong patay. Mabuti na lang mabigat ang X-Max. At isa pa, mabuti na lang, maganda ang gulong kong gamit. Hindi man niya na inano, inabsorb niya lahat. Hindi na bengong yung gulong ko sa harapan. So guys, malapit na kami sa Atimonan. So, ilang minuto na lang, 29 minutes. Dito kami kasi dumaan sa may ano eh, sa may diversion road dahil sarado itong sarado yung mismong bitukang manok. Kaya dito kami dumaan. Kaya nay, napakas grabe ng kalye. Buti na lang malakas si Eurogrip. Kayang-kaya niyang i-absorb yung lubak. Muntik na ako doon na dulas. So yun guys, nadulas tayo doon dahil yun ko parang alikabok. Ay putek, parang ganun eh.
Yo mga kaloks, ito super saya dito yung pagtanggap talaga ng mga taga-Timonan sa atin. So shoutout nga ulit sa Eurogrip Astig. So kanina dumulas ako sa may medyo mabuhangin yung kalye, pero nung naramdaman nung TCS, talagang kumapit din agad, pati yung gulong talaga kumapit rin agad automatic. So awa ng Diyos, iligtas tayo ng Eurogrip sa pagkakaaksidente. Muntik na yun talaga, muntik na. So mga kaloks, just stay tuned ulit. Pabatangas na kami since ito na yung first checkpoint ng endurance sa 1,000 km. So papunta na kami ng San Juan, Batangas. So guys, tapos na kami dun sa third photo op. So pupunta na kami dito sa may Lobo. Lobo, Batangas naman na. Dun sa may, I think dun sa may lighthouse na to. Pupunta. Yan, rap road. Nakikita nyo. Kawawa. Okay, bali isang pagsubok ulit ito ni Eurogrip. Yeah. Rough road naman tayo. Ah. So, kita-kita lang tayo ulit dun sa may Lobo, Batangas, kasi wala rin kayong makikita dito. Sobra dilim, promise. Ah, dito. Ayan, nakikita niyo yung kalye, di ba? Ang ganda. Ah, dito yung gulong natin na Eurogrip. Pag medyo mabilis ka, medyo kumikembot, pero kumakapit, hindi ka basta-basta niya idudulas or out of balance. Ganda ng daan. Oh, tutuklis ng bato. Kaya kung luma yung motor, yung gulong mo dito, naku po, may pagkakalagyan ka. Ayan, dagat na to for sure. Nakikita ko sa mapa, dagat na. Nasa gilid tayo ng dagat. Dagat na nga, may mga bangka. Ang saya-saya. Rough road po. Yeah. Nakubo, tutulis. Yo, what's up mga kaloks? So, ito, kakatapos lang namin dun sa may lighthouse sa Malabrigo Lighthouse. Alam nyo, spooky, nakakatakot
nakakatakot yung lugar. Iba yung pakiramdam ko. Tapos since kami dalawa lang talaga ni Layas on TV ang nandun. Kasi actually, naligaw kami. So yung mga sumusunod sa aming rider, humiwalay. So sabi ko, balik tayo, mukhang mali. Kasi yung dinadaanan namin kanina, papanik ng bundok. Papanik ng bundok. So bumalik kami. So mukhang napaganda pa yata yung ano namin, yung pagkakaligaw na yun. So anyway, makikita nyo yung ano, yung mismong picture ito. Makikita nyo sa screen kung ano yung tsura. Ay, nakakatakot. So proceed na kami ngayon sa ano na, Tagaytay. Last checkpoint ito para sa south. Last photo ops. Last na to. Then after nito, diretso na kami papuntang Capas Tarlac, dun sa second checkpoint. So stay tuned guys. Maraming salamat sa pagstay. Hey yo, what's up? So dito na kami sa Cavite. So natapos na namin yung south section. So panorte na kami. So actually nakapagpahinga na kami ng mga 30 minutos. Medyo inaantok-antok na, pero nakipagkwentuhan muna ako kay Missy sa telepono para at least magising-gising yung diwa ko. Ay. So yun nga, proceeding na kami sa Pantabangan Dam. So dito na kami dumaan sa back door. Ay no. So yan. So okay naman ang aming gasolina, ang klima, okay rin. Sarap! Konti na lang. Ay, dalawang checkpoint na lang. Ay, dalawang photo ops, isang checkpoint. Then, balik na kami ulit ng inaarest. Siguro mga around 6 p.m. Inaarest na kami. So, update ko na lang kayo ulit. Grabe, itong dinadaanan namin papuntang Pantabangan. Napaka-green ng mga ano, ng mga dahon. Tsaka, tignan nyo. Nakakatakot siguro dumaan dito pag gabi. Tanaw. May overlook pa dyan.
shit. Rough food to ah. Sana ako nandito lang. Oh fuck. It's the bike rehab. Aray. What's up? Okay, so ngayon, proceed naman na kami ngayon sa Bungabon. Ito na yung last photo ops. And then, diretso, balik. Diretso na kami, balik. Antipolo, time check, 11:18. Na kami ngayon sa photo ops dito sa Aurora Arc. So diretso na kami ng Antipolo, balik na kami sa ano sana. So time check 12:43. So antansya ko mga 3 to 4 hours ang biyahe namin. So mga ganon. Ang sarap-sarap maligo sa ulan. Endurance pa more, rain or shine, ride, 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 ride. Anyway, edson na kami. So, yan. Edson na kami ni Lyson TV. Kaya siya yung nasa harap akong naka-Xmax din. Huwag kang tatapak sa ano. Padyak, padyak. Basid, zero visibility ang ulan. ang gali pala, hindi pala yung ulan. Hey, what's up? So, nandito na kami ngayon, nakarating na rin kami. So, nabigay na rin na yung award namin. First timer at naging finisher pa ako. Yun yung ano dun eh. And then, yun nga pala, bago ko makalimutan, nagpapasalamat ako sa sponsorship na binigay ng Eurogrip sa akin at ng AB Moto. Maraming salamat sa iyo, Sir Junel and Sir Don. Maraming salamat po sa inyo. Sa, nagpapasalamat din ako sa family ko, sa mga sa sister ko and brother ko na nagbigay ng fund, dagdag fund para sa panggas ko at sa pang-maintenance or tune-up ng aking motor. Ikaw ay napupo. Minsan nabubulagan, mata ay nakapi.